So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon ulit sa panibagong bike check video. Syempre dito lang yan sa Taurus Bike Shop. Napakaswerte natin at na-champion natin na dito si Sir Russell, ayan, at saka si Sir Well. Ayan, sila yung may-ari ng Taurus Bike Shop. Ayan. So sa video ito guys, magbabike check tayo ng bike na X-Battalion na 27.5. Pero bago yun guys, gusto ko lang shoutout yung dalawa nating bagong subscriber na si Jordan Escondo at si Rakuyaten Sismoto. Yan. So maraming salamat sa inyong dalawa. More power and good health sa inyo. So ano pang hinihintay natin? Wala nang intro. Diretso tayo sa bike check ng X-Battalion 27.5. So guys, ito ang ating X-Battalion na 27.5. So sisimulan natin ang bike check video sa kanyang frame. So yung frame niya, palagay ko ang kulay nito ay metallic green. Kung hindi ako nagkakamali guys. Yan, na-glossy. Tapos may mga neon yellow ba to o neon green na letters. Tapos mga blue-green na lining. Ayan o, kung makikita ninyo. So simulan natin dito sa kanyang head tube. Ang head tube niya ay straight. Yan. So straight tube lang tayo. Tapos naka-internal or integrated ball bearing. Sorry guys. Integrated na head tube. At hindi siya ganun ka smooth weld. Kagaya ng sinasabi ko guys, uod ng pagkaka-welding. Ayan o. At dito sa kanyang top tube, meron tayong makikita dito ang X na logo na X-Battalion. So mga fans dyan ng XB. Ayan, tama-tama sa inyo tong bike na to. At meron tayong makikita dito yung sport geometry. Palagay ko yung sport geometry, nakita ko to dun sa may drop bar. Mamaya papakita ko sa inyo guys. At ang makikita natin dito ay Mission, then X-Battalion, double batted aluminum technology. So dalawang puwet ang pwedeng umupo rito sa batalyon na to. Ayan. At dito naman sa seat tube nya, ganun pa rin. Meron tayong dito makikita ang uod ng pagkaka-welding at logo ng X-Battalion 27.5, size 15.5. Kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay ang size ng ating frame. Lining na ano ba to? Hirap i-distinguish guys eh. Kung blue, neon green ba to? Neon yellow. Tapos blue-green na kulay. Yan. Medyo, ito napapansin ko dito sa seat tube niya guys. Oh. Medyo nakabaluktot ng konti. Konti lang naman. Ayan o. Oh. So kung titingnan mo sa malayo, nakabaluktot yung frame niya. So design siguro yon, kagaya ng sinabi dito sa sports or sport geometry. Yan, design yung ano, yung pagkakabit ng seat tube niya. So dito naman sa kanyang pinakababa, ito pinakamaraming pagkaka-welding, yung uod ng pagkaka-welding niya, dami oh. At itong kanyang bottom tube, ang hugis nito palagay ko ano, square. Square na, parang 2x2 yata to. Yan. So, pa-square siya. At may makikita tayo dyang X-Battalion na name. Ngayon, nung kinapa ako to, guys, medyo may nakakapa ako dun sa mga letran niya. Pero palagay ko, pintura to. Ayan, no? Nakakapa ako. Tapos, meron dito lalagyanan ng battle cage. Yan. Lalagyanan ng beer. Kapag gusto nyo magdala ng beer pag nagra-ride kayo. Ngayon, mapapansin nyo dito guys, so may butas. Ayan, may butas yan. So dyan idadaan yung kable ng FD. Kaya walang nakalagay dyan kasi naka-1x tayo eh. Naka-1x, mamaya papakita ko. Ito yung preno sa likod. Ito yung FD. Ito yung pang RD. Ayan. So kaya wala kayong nakikita dito kasi naka-1x yung ating ayan, crank. Naka-1x yun. Pero pwede nyo siyang lagyan kasi meron dito, hindi ko matandaan kung natawag dito, parang stopper yata ito eh. Stopper na kable. At meron ditong butas. Yan, para sa kable ng FD. Yan.
So punta tayo sa kanyang fork. Yung fork niya may manual lockout. Ayan, kung makikita nyo, kulay red. Manual lockout yan. Ayan. Tapos meron tayong preload. So na-magnet ko na to kanina, guys. Bakal yung crown niya. Bakal yung stanchion. Bakal yung arc. Bakal yung lower. Ang fork niya, syempre, gawa ng X Battalion. Ayan, makikita mo, letter X. Ayan. Siya nga pala, guys. Nung nakita ko tong fork na to, nahabaan ako. Kaya nung sinukat ko gamit ang minida, mula dito hanggang doon 11.5. So one tama. Palagay ko parang ano to, 115 mm. Hindi ko lang alam kung sure sigurado ba ako dun sa sinukat ko na yon. Pero nahabaan talaga ako rito. Nahabaan ako. Then punta tayo sa kanyang wheel set. Ito yung wheel set niya, guys, oh. Ayan. So dun sa kanyang hubs, ang hubs niya gawa sa alloy. Wala akong makitang tatak. Yeah, wala akong makitang tatak. Tatak na lang, tatak buhin. Yan. At ang kanyang holes ay 32 holes na naka-quick release. Yan o, naka-quick release na yung ating hubs. At metal ang kanyang spokes na 32. Tapos double wall alloy na rim na gawa ni X Battalion. At yung gulong niya ay 27.5 by 2.125. Wala rin akong makitang brand ng gulong. Kanina ko pa hinahanap. So, paki-comment na lang, guys, sa inyo kung ano yung sa palagay nyo, kung ano yung brand ng gulong. So, punta tayo sa kabila. Yung kabila, ganun din. Wala akong makikitang brand ng kanyang hubs. Pero alloy yan na 32 holes na naka-quick release. Bakal yung Ate Rayos na 32. Double wall alloy na rim na gawa ng X Battalion at 27.5 by 2.125 na gulong. So nandito na rin naman tayo. 160 mm na rotor, pangkaraniwang rotor sa mga build bikes. At ito ang interesting, guys, oh. Sa budget bike, bihira ako makakita ng naka post mount at nasa loob yung brake caliper. Ayan, oh. At ang brake caliper niya ay gawa ni Logan. So preno to ni Wolverine. Ayan, oh, di ba? May X dito. Tapos, Logan. So, tamang-tama, X-Men to. Yan. So, pansinin nyo to. Oh. Ang ganda ng pagkaka-mount ng brake caliper natin. Yan. So, dito sa kanyang seat, chainstay. Yan. So, may makikita tayong X-Battalion. Siyempre, meron tayo ditong bridge. At dito sa seat stay, walang masyadong design, lining lang. Yan. Yan, oh. So, siyempre, sa kabila, ganun din. Kaya lang pinagkaiba nito, kung dito, post mount, ayan o, post mount, dito, IS mount. Ayan, pakitama na lang, guys, ha. IS mount yung kanyang caliper gawa ni Logan na hydraulic brakes at 160 mm na rotor. Ayan. So, punta tayo sa kanyang handlebar. Sinukat ko yung handlebar niya, guys, kanina, 720 millimeter yung kanyang haba. Yan, 720 yan. Tapos itong kanyang stem, made of alloy na 90 millimeter. Sorry, guys, 720 millimeter pala at 90 millimeter na stem. Alloy yung stem, alloy yung handlebar. Ito naman brake, ano ba to? Lever. Ay, hydraulic brakes. Siyempre, gawa niya ni Logan, ni Wolverine. At bakal yung kanyang lever. So, ganun din. Sa kabila, Logan, bakal. Bakal to, bakal. Minagnet ko yan kanina. Dumikit eh. Siyempre. At ang kanyang RD ay Senza MX-10. So, gamot yan, gamot. De, joke lang. Na 10 speed. Sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang. Huwag mong hanapin ang meron sa iba. Baka ipagpalit ka nun. Yan. Dahil meron isang taong nakalaan para sa'yo, hintayin mo lang. Yan, so kanyang rubber grip, medyo may katigasan ng konti. Siguro kaya naging matigas kasi flat lang siya. Ayan o. Pero pwede na to. At di mo nakakailanganin ng end cap kasi may cover na siya sa dulo. Ayan o. Pero kung sa tingin mo, gusto mo maglagay, pwede mong butasan yan or pwede ka magpalit. Yan. At syempre dito sa kanyang headset, wala pa rin tayong makikitang brand name kasi wala naman nakasulat.
At meron tayo dito ng ilang spacer. Dalawang spacer na 1 cm. So kung gusto niyo magpalit or magbaba, pwedeng-pwede. Ayun. So dito tayo sa kanyang upuan. Ang upuan niya gawa na yung X-Battalion. Basic na basic yung kanyang upuan, guys. Oh, ayan oh. So, pangkaraniwang upuan. Makapal yung foam. Makapal at malambot. Ayan. Yung kanyang seat post ay gawa sa bakal. Gawa niya ni X-Battalion na 350 mm at 27.2. Kung hindi ako nagkakamali. At ang kanyang seat clamp ay gawa sa alloy na 27.2 rin. So, punta tayo sa kabilang side ng bike. Punta ngayon tayo dito sa kanyang crank. So, kung makikita nyo guys, naka 1x lang yan. So, huwag nyo hanapin ang wala. Yun ang palagi kong sinasabi. Iiwan ka niya pag naghanap ka ng wala sa kanya. Yung kanyang crank arm, 160 mm ang haba. Yung chainring niya, bakal na 36 teeth. Yung chain niya, wala akong nabasa. Nakalagay lang dyan, 10S. So, 10 speed chain. So, paki-comment na lang guys kung ano yung sa tingin nyo brand nung kadena natin. At yung cogs niya guys, oh, laki oh. Ayan. Cogs niya ay 10 speed na 11 to 42 teeth. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, 11 to 42 teeth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. Gawa ni Sunshine. Ayan, shoutout kay Sunshine. At ang kanyang RD ay MX-10. Ayan. So, tatlo lang naman yung nakikita ko na palaging kasama ng built bike na group set eh. Shimano, Senza, saka L2. So, silang tatlo lang yung madalas kong nakikita dyan. Ah, guys, nakalimutan ko nga pala yung pedal. Ayan, oh. Yung pedal, plastic. Nakitang-kita mo naman, guys, oh. Ayun, oh. Yung ball bearing sa loob, oh. Ayan. Ito nga pala, guys, yung kable, oh. So, kung mapapansin nyo, dito dumaan, nanggaling dito, papunta ron, dumaan sa ilalim ng frame, at nandun sa ilalim ng chainstay, ayan, at lumabas, papunta dun sa preno. Ngayon, yung sa RD naman, nandito sa ilalim ng butas ng frame, ayan o, oh, makikita nyo, ayan, butas, tapos, dito sa kanyang chainstay, ayun. Ito lang iniisip ko guys, medyo iniisip ko kung baka kasi tumama dun sa chainstay, sa chainring oh. Ang liit ng clearance niya guys oh. So siguro pag nausod ng konti yan, tatama. Pwede siguro to iksian yung kable para hindi masya delikado. Ayun oh, haba ay oh. Pwede siyang tumama rito oh. So pag iniksian siguro, yan, medyo safe na. So yun lang naman guys. So ayan guys, ang bike check ng ating X-Battalion Mission na 27.5. Pakicomment na lang guys kung ano masasabi ninyo dito sa frame na to. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 10,500 pesos. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop na matatagpuan dito sa Sandico Street, Abangan Sur, Marilao, Bulacan. So lalagay ko na lang sa description guys yung kanilang Facebook link. Sa message na lang kayo. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo kung ano yung mga gustong paninyong i-bike check natin na bike. At huwag na huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga bago nating bike check videos. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod. Bye-bye. Babush. Bon voyage. Etc.